Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Isang programa sa radyo na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is coming again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa radyo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Sa ating Jesus is coming again program. Sa muli, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, ito po inyong kapatid, si Papawid Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Sa inyo po sa muli ay nag-aanyaya na atin pong patuloy pakinggan ang mga salita ng buhay na kung saan siyang salita ng ating dakilang Panginoon. Ngayon tayo po ay dadako sa atin pong pananalangin. Dakila naming Panginoon na nasa langit, nagagalak po kami, nagpapasalamat sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay, pagpapala, kabutihan at kagandahang loob. Sa inyo po kami ay humihiling ng inyong dakilang pag-ibig, patnubay at pagpapala. Kayo nawa, Panginoon, ang aming pong kasama. Tulungan na maunawaan sa muli ang mga butil ng katotohanan. Inyo nawa, Panginoong, himukin ang puso ng bawat isa na patuloy, Panginoong, manangan sa inyong mga pangako, sa inyong pag-ibig, lalo tigit, Panginoon, ang inyo pong dakilang salita ay magiging totoong ilawan sa aming mga buhay kung tanggapin namin itong may pananampalataya. Salamat sa inyong pagdinig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napakaganda po muli, mga kapatid, ang atin pong topikong pag-uusapan po ngayon. Ang atin pong pag-uusapan, mahal kong mga kapatid, ay patungkol sa kung paano ikaw at ako'y lumago sa ating pananampalataya. Ngunit bago po yan, dako muna po tayo sa atin pong announcement para hindi po magkalimutan. Ano po? Una, atin pong ipagpatuloy na makapag-invite tayo at least isa o dalawa man lang. Okay? Sana, mga kapatid, kayo po ay merong na-invite at inyo pong i-message ako kung kayo po ay nakapag-invite man lang kahit isa. Kasi nung gumawa tayo ng survey, mga kapatid, marami pong nag-request at sila daw ay maraming gustong i-invite. So please text me or message me sa ating pong Facebook account patungkol po kung sino gusto kong malaman ang nakapag-invite. Ikalawa, share na po tayo, watch party! Mahal kong mga kapatid, sapagkat napakalaga po ang ating watch party. Nakakatuwa po sapagkat sa isa nating broadcast ng ganito, meron pong 4,000 mahigit na kung saan nakakapanood po, mahal kong mga kapatid, nakakapag-view. Maliban sa ating YouTube account o YouTube channel, then sa inyo pang mga watch party. In short, marami-rami po talaga ang ating pong napapaglingkuran. Atin din po namang dalawin ang ating YouTube channel, mag-comment tayo doon, mag-likes tayo. Then, maya-maya, mag-quiz na po tayo. Huwag niyong kalimutan, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng tinatawag po natin na hardin ng pananalangin maya-maya. Kaya po, ang inyong gawain, mahal kong mga kapatid, ay ipadala na po ninyo inyong prayer request. Minsan kasi, pagka pinadala po ninyo yung nagpipray na tayo, hindi na po natin maihabol yun. O dili ba kaya, bandang huli, nananawagan ako, hindi agad nakakapasok, hindi po makakasama. So, sa susunod na lang po yan. Ganun pa man, kung gusto nyo pong makasama sa ating pong hardin ng pananalangin, kayo po'y aking inaanyayahang atin pong ipadala na ang ating pong mga prayer request.
Kagabi atin pong pinag-aralan, mahal ko mga kapatid, the doctrine of the church. Ito po ang about the true church or the church. Atin pong napagalaman na ang iglesia pong ito ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan po ng kanyang dugo. Ang iglesia ng Diyos na kanyang itinatag ng Panginoong Jesucristo ay marami pong katawagan. Tinawag po itong iglesia ng Diyos, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, iglesia ng mga banal, iglesia ni Kristo, iglesia ng buhay na Diyos, iglesia ng mga hintil, iglesia at marami pa. Atin din pong ini-emphasize na marami sa ating panahon ngayon para lamang mapatunayan daw na sila po ay totoo nanguha ng bersikulo o pangalan na nasa Biblia at sinabi nilang, kami biblical kasi nasa Bible. Ako po mga kapatid, in the first place, nakakahiya po yun. Nangungupya ka lang, okay, nangungupya ka lang. Hindi ka naman sinabihan ng Panginoon, mangupya ka. Pagkatapos ay ipagmamalaki mo na kayo'y biblical kasi mabasa kayo sa Biblia. Samantala, atin na pong na-emphasize, hindi yun pangalan ng iglesia, kundi yun po'y katawagan niya. So kung atin pong titinan, mapatid, is not a proper noun. Yan po ang ating in-emphasize kagabi na dapat ikaw at ako, mga kapatid, ay maging kabahagi nito. Again, wala pong iglesia o simbahan o relihiyon na makapagliligtas kundi ang ating Panginoong Kristo. Bagamat may sinabi ng Biblia, may iglesia siyang ililigtas. Ang ating pong topic po ngayon ay growing in Christ. Ito po yung paglago natin kasama ang Kristo. Paano po ba tayo lumago, mahal kong mga kapatid, diyan kay Kristo? Paano po ba ikaw at ako ay lumago sa ating spiritual journey na tinatawag natin? Ngayon, atin pong alamin, mahal kong mga kapatid, kung paano at ano po ang kapamaraanan nito. Ako po'y, natutuwa sa mga kapatiran natin dyan sa Sablayan, sa dako po ng Paradise Island, may church po tayo dyan, nakakatuwa mga kapatid, kasi nga, tayo po ay laging nakatrompa dyan. Okay? Brother Mawas, kung kayo ba'y nakatrompa dyan ngayon, mag-message po kayo sa akin, ha? Sa ating mga kapatirang nakikinig po dyan ngayon. Ito po yung isang pamaraan nila kung paano nila maibahagi ang salita ng ating dakilang Panginoon. So, paano po tayo lumago dapat sa ating Panginoon? Number one, by His death on the cross, Jesus triumphed over the forces of evil. Ang kapangyarihan ni Satanas na dumurog kay Adan at Eva, sanhi kung bakit ang lupa ay nagkasala, ang kanyang pwersa ay nadaig ng ating Panginoong Yesus at dahilan po dito atin pong makita, mahal kong mga kapatid, na ang pagkadaig nito, nitong forces of evil, ito mga kapatid ay magbibigay sa inyo at sa akin ng tuwiran at katarungan, kadahilan ang ating tanggapin ng lubos ang kapangyarihan ni Kristo Jesus sapagkat siya po ay nanagumpay na. Kung baga, ikaw at ako ay sasali dapat sa grupo na hindi talunan, kundi sa grupo na nagwagi na. Ikalawa, Jesus' victory gives us victory over the evil forces that still seek to control us. Alam nyo, mapatid, na ikwento ko nga po sa inyo na may mga tao po na akin pong mga kakilala at mga kaibigan na kung saan ang mga kaibigan pong ito, mahal kong mga kapatid, ay tinawag nga pong buitoro, tinawag na kariton, tinawag pong kantos sapagkat ang kanilang buhay nung araw ay gayon na lamang. Salamat po sa Panginoon na ang Panginoon ay siya pong nagbigay ng buhay at nagbigay po ng kalakasan para po mapanagumpayan tayo, huwag na tayong makontrol dito sa tinatawag nating forces of evil. Di lang po yon. Now, the Holy Spirit dwells within us and empower us. Hindi lang po tayo, mga kapatid, na nanagumpay sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo, ngunit binigyan pa tayo ni Kristo Jesus ng kapangyarihan sa pamagitan ng Santong Espiritu na magbibigay sa atin ng power to resist the power of devil. Ito, mga kapatid, personal experience ko po ito. Marami na pong karanasan
na meron pong tinatawag na devil position or devil possess. Nakikita ko, mga kapatid, mismo sa dalawa kong mga mata. Nakikita ko na maraming, especially mga kababayan, na mga nadidevil possess. Ewan ko kung ano ang sapat at mabuting katarungan dyan, bakit mas marami ang mga babaeng napupossess kaysa mga lalaki. At alam nyo kung ano nangyari, mahal kong mga kapatid? Ang iba po, lumulutang na eh. Lumulutang na yung iba. Merong ang iba na bibinyagan sa tubig, pag binyag ng ganun, lumulutang sa tubig. Talaga mga kapatid, ako mismo ay makakapagsabi na talaga nga namang mayroon talagang puwersa ng kasamaan. May devil talaga. Kahit sa panahon ni Jesus Christ, kanyang pinalalayas at ng mga disipulo apostoles ang masasamang espiritu. Dito po natin makita na tayo po'y nananagumpay na. Hindi na po tayo namumuhay sa kadiliman, kundi tayo po'y nabubuhay na sa kapangyarihan ng Panginoon. Wala natin sa kadiliman, wala natin sa takot o puwersa ng kaaway. Napansin niyo po ba, mahal ko mga kapatid, nung araw kahiligan mo ng alak, nung araw kahiligan mo na manigarilyo o mag-drugs, pero mga kapatid, nagbagong yung buhay. Makaamoy ka lamang ng usok ng sigarilyo ay talagang nasusuka ka na, samantala nung una ay love na love mo yon. Ito po isang patunay lamang na ikaw po ay nag-step forward na. Dumalago na po kayo, lumalago na po tayo. Dito po sa paglago natin kay Kristo, there is what they call freedom. Pagkalaya. Pagkalaya buhat sa kasalanan, kabayaran ng kasalanan, condemnation galing sa kasalanan, at sa ating mga bisyo at ating mga kinagawian. Dito natin makita, mga kapatid, pang-apat, in this new freedom in Jesus, we are called to grow into the likeness of His character. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo Jesus ang nabubuhay sa aking sarili. Dito natin makikita, mahal kong mga kapatid, na ikaw at ako, according to the likeness, ayon sa wangis, ayon sa karakter, ayon sa likas ng ating Panginoong Kristo, ikaw at ako ay maari po nating makopya, sapagkat yun ang ibig niya, pwede rin po tayong maging katulad ng ating Panginoong Kristo na ang karakter ay napakabuti at napakabanal. Hindi ko po sinasabing maging katulad ni Kristong Diyos. Ang ibig sabihin ko, His character ay makikita sa ating buhay. Communing with Him in daily prayer. Alam nyo kapatid, ang prayer walang bayad. Ang cellphone, magbabayad ka pa kung may tatawagan ka. Ang Panginoon walang bayad. 24 hours a day, 7 days a week, pwedeng hating gabi, anytime, the Lord is listening. Pang-apat, feeding in His Word. Dapat mga kapatid, ikaw ay lagi nang nagbabasa ng Biblia. Mahilig ka nang magbasa. Talaga ang sarili mo ay natututok mo sa Biblia. Ibig sabihin ko mga kapatid, talaga may oras kang inilalaan. Ako mga kapatid, sa tulong ng Panginoon, naglalaan talaga ako ng oras, umaga, gabi, na makapagbasa 1, 2, to 3 chapters to 4 chapters a day. Plus, yung aming bunso na 8 years old, talagang may sarili siyang Bible na kung saan siya, mga kapatid, ay nagbabasa siya ng 1 to 2 chapters to 2 chapters a day. Ang punto ko, mga kapatid, na kahit maliliit pang ating mga anak, sanayin natin na magbasa ng Biblia. Meditating on it and on His providence. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kung inindaldalan sa Panginoon, siguro po, mga kapatid, tatlo, apat na beses na ako dapat patay, matagal na eh. But by God's providence, ako po ay nabubuhay pa rin sa kanyang biyaya. Singing His praise. Ibig sabihin, pumunta ka sa simbahan. Tayo umawit, mga kapatid. Tayo, mga kapatid, ay pumuri sa Panginoon. Alam nyo, meron akong isang tao na kilala. Napakasintunado talaga. Sabi ko nga, may tao palang katulad nito. May tao palang ganito. Pero mga kapatid, sa kababalik-balik dyan sa simbahan, siya po'y nakikinig lamang pagka nagpa-choir practice, sumasabay din siya, pero doon lang sa likuran, hindi siya sumasama, nahiya siya eh. Bandang huli kapatid, singer siya, naging soloist pa. Gathering together for worship, ikaw at ako, tayo pong lahat, ay sama-sama na sumamba sa Panginoon and participating in the mission of the church. Now what is the mission of the church? The mission of the church is still the same. Proclaim the glory of the Lord. Save more souls into the Lord's kingdom.
We are set free. We have that freedom. And that freedom, God put the freedom in every single fiber of human body. We need to be released coming from the hands and the power of evil and the forces of devil and darkness of this world of principalities. Ang Biblia nagsasabi din po sa atin, mga kapatid, na sa atin pong pag-ibig, sa ating Panginoong Kristo, hindi tayo napapalagay, hindi tayo natatahimik. Talagang isinishare natin, mga kapatid. Meron po akong napanood sa Facebook, ipinurwad sa akin, isang babaeng Muslim, Pakistani po siya, mga kapatid. Alam po niyo ang nangyari, siya po ay nagsalita, hawak-hawak niyang Biblia. Siguro ang edad niya, mga 75 na, nagsisermon siya, sharing about Jesus. Hindi niya kinatakot ang kanyang buhay, hindi niya kinatakot kung anong mangyayari sa kanya, but she was proclaiming about the love, the grace, and the saving grace of our Lord Jesus Christ. Kapatid, sabihan ko po kayo, marami po sa atin sa panahon pong ito na kung saan ay marami pong mahilig na magbigay ng chismis. Alam niyo yung chismis na yan, i-convert po ninyo. Ganitong gawin, oh. Alam mo, sister, brother, alam niyo, may sasabihin ako sa inyo. Ganito chismis to, ha? Atin-atin lang to. Ganito kasi, nabasa ko sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Atin-atin lang yun, ha? Huwag mong sabihin sa iba. Atin lang yun. So, kaganda sana kung lahat ng chismoso, chismosa ganyan. Bakit? Naging pakipakinabang pa. Oh, kapatid, sa totoo lamang, hindi ka mapapalagay kung hindi mo isawalat ang salita ng Panginoon sapagkat ito ang nagbibigay buhay. Hindi lang po yan. Growing in Christ. Birth is a moment of joy. And that's true. Noong ipinanganak lang yung aming panganay, sila namang tatlo, kalaway, katlo, ang joy namin, mga kapatid, ay gayon na lamang. At kung ikaw at ako ay may panganak at bago-bagong panganak, well, alam natin, may mga biro minsan eh. Bata pa daw, maliit pa lang, alam na niyang mahirap sa mundo kasi ang sigaw na niya, "Oh hard! Oh hard! Oh hard! Oh hard!" Napakahirap daw. Hindi Tagalog yung kanyang sigaw, English pa. Tamo yan? "The mother forgets all her pain and joins the rest of the family in joy and celebration." Pagka ikaw at ako, lahat nakakakita ng mga bagong ipinanganak, aba talaga namang celebration. Yung aming ang pamangkin eh, every month, birthday, grabe naman, parang buwan-buwang nanganak at buwan-buwang ipinanganganak, every month, birthday. Bakit? Sapagkat tuwang-tuwa. Meron po akong kaibigan, first time niya na nagkaroon ng apo, nako po, linggo-linggo, birthday. Linggo-linggo, mga kapatid, may handaan. Eh, buti na lang, may pera din panghanda. Ang ikatlo, mga kapatid, "A nation is born to be free and an entire people throng the streets and fill the city squares." Ibig sabihin, ikaw at ako, pagka tayo ipinalaya, tayo po'y nagkaroon ng kapangyarihan galing sa ating Panginoong Kristo. Ito po, nakikita ko to eh. May mga tao, mga kapatid, nung ako po'y na-invite na speaker sa Tennessee, USA, doon po sa Black Baptist Church ako in-request. Ang kanilang church pastor, pangalan si Pastor John Bowl. Di ko malimutan yon. Si Pastor John Bowl, siya nag-introduce sa akin. A pastor from the Seventh-day Adventist Church. Ganon-ganon at iba pa. Nag-sermon ako, mga kapatid. Alam mo nyo, nung napag-sermon ako, pagkatuwang-tuwa ng mga napaka-expressive ng mga black. "Come on, brother! Yes! I like it! Come on! Yes! One more! One more! Strike! Yes! I like it! Praise the Lord! I'm praising the Lord! Don't get me wrong! I'm just only praising the Lord!" Alam nyo itong mga taong ito, out of the abundance of heart, the mouth speaketh. Ang mga ito, mga patid, tuwang-tuwa talaga sila. Very expressive sila. Pagka ikaw ay iniligtas, sabi ko nga sa inyo, isang tao, isisilya elektrika, ha? Mamamatay na talaga, pero may tawag para po siya'y mabuhay at siya po'y parolado, siya po ay nailigtas sa pamamagitan po ng tawag ng presidente at siya po'y hindi na mamamatay. What a blessing! At siya ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa. Ang iba hinimatay pa sa sobrang tuwa.
Merong iba, sa sobrang tuwa, umiiyak. Ang iba naman, sa sobrang tuwa, hindi na po, mga kapatid, makapagsasalita. Basta umiyak na lang ng umiyak. Growing in Christ, life begins with death. Life begins with death. Paano ito nangyari, kapatid? Ang buhay ko, buhay mo, ay nag-umpisa sa ngalang kamatayan. Ikay na buhay, ako'y nabuhay, tayo nabuhay, sapagkat merong isa na namatay para sa atin. Merong isa na nagpakasakit para sa atin. Alam niyo po yung seed, yung buto ng mangga. Hindi yan maging pakinabang at hindi yan magbubunga, maliban lang una, siya muna ay matanggal galing sa kanyang pagkakapit sa sanga. Ikalawa, kailangan siya'y maging buto. Ikatlo, dapat mamatay muna siya. Then ibaon sa lupa. At siya po, mga kapatid, talaga nga namang patay kung isipin mo, baon sa lupa eh. Pero mamaya, sisibol ang panibagong buhay pagkatapos na ito'y mamatay. Sa mga Kristiyano, mahal kong mga kapatid, ang mamatay ngayon, hindi ito ang katapusan ng lahat ng bagay. Ito po yung panimula sa panibagong buhay. Alam niyo, may nagtanong sa akin. Sabi ay, Pastor, kailan ba mag-umpisa ang sunrise? Sabi ko, kung mag-umpisa ng mag-sunset. Wala kasing sunrise kung walang sunset. Pagka may sunset, may sunrise. Sa ating buhay, kapatid, maraming kadiliman, maraming persecution, maraming kahiyan, maraming pong pasakit, maraming luha, halos di ka na marunong pang huminga, para ikaw lang mag-isang tao sa balatang lupa, as if everybody betrayed you, everybody don't want to listen to you, everybody don't want to sympathize with you, not even single one, na makita mo na totoong nagmalasakit, pinagtatawanan ka pa. We experience that. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, there is life in Jesus. Not only that. First, the death of Christ on the cross makes possible our new life. Kaya meron pong awit, mga kapatid, new life in Christ. Bagong buhay kay Kristo Jesus. Ang buhay mo na bago sa pamagitan ng krus ng Kalbaryo. Remember ha, our topic is very good. Growing in Christ. What we're talking now about, how we grow, how we feel, what are the privileges being a Christian, and we work and we grow together with Christ. Ito mga kapatid. Letter A. Pagka ikaw po ay namatay kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at nabuhay sa pangalan niya. A. Free from dominion of Satan. Galing sa pagkasakop ni Satanas, pinalaya tayo. Kalawa. Free from condemnation of sin. Lahat na nagkasala dapat mamatay sapagkat ang kabayan ng kasala ay kamatayan. Ngunit ikay pinalaya dyan in the name of Jesus. Three, freedom from death, the penalty of sin. Iba po yung condemnation of sin as a penalty of sin. Then, and it brings reconciliation with God and humans. Ang tao at ang tao na pag-reconcile. Ang tao at ang tao at ang Diyos na reconcile through the blood of Jesus Christ. While we are yet enemy of God, Christ died for us. Habang tayo po'y mga kaaway pa, enemy of God, Christ came into this world to seek that which was lost in order for you and me be reconciled to the Father. And Jesus did that for us. Praise God. Alam niyo, kapatid, ako ito ang tuwa. Nakatanggap ako ng mga comment galing sa inyo na ang sabi ninyo ay, talagang ang Diyos ay pag-ibig. Talagang ang Diyos ay mapagpatawad. Purihin ang Panginoon na tayo po'y kanyang minahal. That's true. Gusto kong marinig sa inyo yan, mga kapatid, at makita ko. Kung kayo po'y nakadama na dapat pasalamatan ng Diyos, ang Diyos po ay dapat po nating purihin, sambahin, at pasalamatan. Mahal ko, mga kapatid, gusto ko pong marinig sa inyo yan at inyo pong i-message sa ating Facebook account. Ako, grabing pasasalamat ko sa Panginoon. Halimbawa, may mag-message dito sa atin, 200. O, 200 din ang i-reply ko. Kahit man lang na thumbs up, eh, magandang bagay na yun, mga kapatid. Praise God for that. So, yan po, victory in Christ. Now, dito rin po natin makita, death of Christ, the cross is central to God's plan of salvation. Bakit? Bakit naging central ang cross? It is sapagkat, mga kapatid, without shedding the blood of the Creator, He Himself, without shedding of blood, kung walang pagtigis ng dugo,
walang pagkatubos. Kaya nga po sa sanctuary sa Lumang Tipan, ang ginagamit nila, dugo ng tupa. At ang dugo ng tupa, kumakatawan sa dugong tupang Kristo na kumakatawan sa tupang ito. Dito natin makita, mahal kong mga kapatid, na ang plano ng kaligtasan, ang sentro nito ay ang krus ng Kalbaryo. Yan ang plano ng Diyos na ipinagkaloob niya sa inyo, sa akin, ang karapatang ito. Second, the Apostle Paul, si Apostle Pablo po, nagsabi sa atin that the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Not only from some sin, but everything. All sin. All together. Not even one being left on the cross. Everything. Lahat ng ito ay pinatawad ng Panginoon. Sabi nga po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Manampalataya at manalig lamang tayo sa Kanya, mayroong pag-asa. Ikatlo, the uniqueness of God's gift was not that He gave His Son. Alam nyo kapatid, sa totoo lang ito, napasil ako dito Yun daw pagiging unique ng Diyos Ama at ang pagiging dakila ng Ama, hindi yung ibinigay lamang ang Kanyang anak, kundi sa pagbigay ng Kanyang anak sa atin na sigurado pang mamamatay at mamamatay para sa atin at tinubos ang ating mga kasalanan. So ang being unique ng Panginoong Diyos natin sa langit, mga kapatid, hindi lang yung basta inabot at ibinigay ang anak, kundi willing pa siyang mamatay ang Kanyang anak para sa atin. Kung wala ang cross ng Kalbaryo, wala tayo, mga kapatid. Dito po natin makita sa atin pong mga kaibigan na paulit-ulit po nating sinasabi, ito pong fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist na sama-sama nating pinaniniwalaan, pinanampalatayan at pinananaligan. Marinig ninyo lagi sa bibig ko, mga kapatid, ang salitang through the cross of Jesus Christ, by His sacrifice, by His death, by His love, by His atoning sacrifice, by the blood of Jesus Christ on the cross, the last action, the last showdown of heaven, or the last showdown of the universe had happened on the Calvary's cross. We are saved by grace through faith. Hindi po natin laging inimpasas na lang kautusan, kautusan, kautusan. The truth is, pagka itinataas natin ang kautusan, ating itinataas dyan, ang may-ari mismo ng kautusan, ang Diyos mismo. Kasi mga kapatid, ang kaligtasan, kasalanan at parusa nito, ay hindi mo po yan maihiwalay, ang kautusan. Kasi ang kautusan, nung nilabag ng tao, ang resulta kasalanan. At ang kasalanan ay binayaran ni Kristo sa Kanyang biyaya para sa ating kaliligtas. Anong meaning ng kaligtasan kung di mo alam ang iyong kasalanan? Paano ka magkaroon ng kasalanan kung wala ka namang kautosang nilabag? Now, hindi natin ibig sabihin dito, labagin natin para makilala ang kasalanan. No, that's not the point. The point there is, ikaw at ako tinawag makasalanan kaya may sala tayong ginawa. Not only that, death of Christ. The cross has ensured final eschatological victory over Satan. Pag sinabi natin eschatological, matin, eschatos ang logos, this coming events. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, sinisiguro ng Biblia, sinisiguro ng Diyos na ang pagkasunod-sunod na mangyayari kahit pa sa mga panghinaharap ay sigurado na ang ating kapanalunan laban sa kasalanan, laban kay Satanas. Dito natin makita, mahal ko mga kapatid, kung gaano po kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na ikaw at ako ay binigyan niya ng buhay upang magkaroon tayo ng uli ng panahong mapanumbalik sa ating Diyos. At alam po ninyo, ang inyong tagumpay kahapon, noong isang araw, noong isang taon, yung pagtanggap niyo kay Kristo, yung pagkahugas ninyo at pagkabago ng ating buhay, hanggang ngayon, ang mga victory na ito ay hindi lang po hanggang ngayon, kundi bukas pa, sunod na linggo, sunod na buwan, sunod na taon, sunod na mga taon, at marami pa mga taon kung pahintulot ng Diyos buhay pa tayo. This is the meaning of eschatological events. Victory over Satan. Ito po binayaran na at ginawa na ni Kristo. In short, hindi ka lamang victorious kahapon, hindi ka lang victorious ngayon, but you're even victorious even to the future in the name of the Lord. Number two, the cross of Christ has become an instrument of God's victory over evil. That's true. Number three, kapatid, letter A,
a means whereby forgiveness become possible. Imposible talaga eh, na ikaw takong mapatawad ng Diyos eh. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Isipin mo, hindi pwedeng ang tao tumubos ng tao. Kasi tao ngang nagkasala. Hindi rin pwedeng tumubos ang mga anghel sapagkat ang mga tao nila lang, ang anghel nila lang, pareho lang nila lang, hindi pareho yung kapwa nila lang ay magtubos ng nila lang na tao. Kundi ang mismong naglalang, ang siyang pumarito, alam niyang hindi siya tanggapin ng marami, pero siya mga kapatid ay pumarito. So forgiveness become possible in the name of Jesus Christ. A cosmic exhibit of universal reconciliation. Sabi ko nga sa inyo, hindi lamang planetang Earth, mga kapatid, ang sentro ng away. Kasama ng lahat ng planeta, lahat ng universo, kasama ang langit, kasama ang Ama, kasama ang Anak, kasama ang Espiritu Santo, kasama ang mga disipulo, si Lucifer at lahat ng mga kampo niya. Ang conflict, mga kapatid, grabe ang conflict. Kaya tama talaga yung sabi ng Biblia eh. Anhin mo mang maangkin, hindi lang buong Palawan ha, hindi lang buong Pilipinas, anhin mo mang maangkin ang buong mundo, ikaw ang tao kahit isa lang, ay mawaglit ang kaligtasan mo, anong pakinabang yan? Bakit mga kapatid? Kasi kung ikaw at ako maligtas, hindi lang planet Earth ang mana mo, ang buong universo, ang buong langit, ipinangako ng Diyos, come enter into the joy of thy of my faithful servant. You have been faithful for little things, I'll make you great into my kingdom. Possess! Itong lugar na ito, may pinangako ko sa inyo noon pa man. So tayo po na-reconcile. Si Satanas talaga, kung tingnan mo, ubod ng kachismisan ito eh. Bakit? Kanya pong ichinismis sa buong universo na ang Diyos hindi mabuti. Ang Diyos hindi mapagmahal. Ang Diyos po ay hindi mapagpatawad. Ang Diyos po ay hindi po mapagtubos. Ang kanyang kautusan di masunod. Ang kanyang kautusan walang katarungan. Ang kanyang kautusan hindi mabuti. Ang kanyang paggoberno hindi totoo at tapat. You see? Nung namatay si Kristo at na-demonstrate yung pag-ibig ng Diyos mismo, ipinakita ang pagliligtas ng Diyos mismo, ipinakita ang pagpapatawad ng Diyos mismo, ipinapakita mga kapatid yung pagtubos ni Kristo at pumarito sa lupa, ang lahat ng sinabi ni Satanas bumalik sa kanya at nabaliktad. Because of this, my friend, ang inyo at ang aking kaligtasan, oh, in the name of the Lord, napakahalaga. Kaya nga mga tate at nanay, huwag kayo pong masaya na pupunta na lang kayo mag-isa, mauna sa inyo pong mga simbahan, tapos inyong anak at mga anak na iwan pa kasi nauuna ka. Ano kayang maganda kung maagad na silang gumising at sabay-sabay kayong mauna? Letter B or letter C, an assurance of the present possibilities of a victory life and growth in Christ. Dito natin makita na ikaw at ako mga kapatid, meron tayong assurance, present assurance, future assurance, na ikaw at ako ay meron pong tagumpay at paglago buhay Kristiyano. Ako mga kapatid, nung araw, aywan ko lang, pagka ako magsalita, nung araw mga kapatid, utal-utal ako magsalita eh. Yung bang magsalita na hindi matapos agad, utal. Pero mga kapatid, nung tinanggap ko ang Panginoon, siguro ako noon ay mag 14 years old ako, tinanggap ko ang Panginoon sa Takras, Palawan Adventist Academy, Takras Academy. Alam niyo mga kapatid, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, una ako'y mahihain. Ako'y matatakotin. Maari ba, Panginoon, bigyan niyo akong talento na matuto akong mag-sermon? Kapatid, natuto ako. Ikalawa, Panginoon, pag ako nagsisermon, walang nag-i-special song. Turuan niyo pa ako umawit. Natuto din mga kapatid. Panginoon, nag-special song ako, wala man lang mag-gitar. Turuan niyo ako mag-gitar, Panginoon. Tinuruan din ako ng Panginoon. Panginoon, napakaraming mga taong kailangan ng leadership. Pwede po ba niyo ako, Panginoon, turuan na anong gagawin ko para ma-lead ko ang mga taong ito? Tinuruan din ako ng Panginoon, mga kapatid. Alam niyo, napakaraming mga bagay pinagkaloob ang Diyos sa akin at ipinagkaloob sa inyo. In return, ano ba ang pwede nating magawa para sa ating Panginoon? Maliban na nagbigay sa atin ng talento, nagpakasakit doon sa krus ng Kalbaryo, natigis ang dugo, namatay, mga kapatid, nailibing, nabuhay, umakyat sa langit, nangakong babalik, ano ang ating pwedeng gawin bago siya makabalik dito sa lupang ito? Kung ako inyong tatanungin, sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. When we serve the Lord, it's more than money. When we serve the Lord, it's more than kung anong mayroon sa bulsa.
If we serve the Lord, it's more than what we possess. If we serve the Lord, it's more than what we have, my friends. It gives more than that. It's more than your life. It means it's everything. Merong awit na naalala ko. To serve the Lord is more than money. To serve the Lord is more than position. To serve the Lord is more than what we have. It means it is everything. 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 Number three, eschatological certainty that this world of evil, once the usurped dominion of Satan, will be cleansed of the presence and power of sin. Ang lupang ito, inagaw, inangkin ni Satanas. But the Lord promised, even in the coming events, we are assured by the word of God na tayo at ikaw ay nananagumpay na sa ngalan ng kasalanan. At ikaw, mga kapatid, ay pwedeng umakyat sa baitang ng mga akyatin ng buhay. Death of the cross. Okay? The cross has ensured final eschatological victory over Satan, sin, and death. The cross of Christ has become the instrument of God's victory over evil. It means forgiveness is very much possible for you and me. At ikaw at ako, mga kapatid, ay makapagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon na mayroon pong assurance of the present, even the future victory. Na ito pa, namatay na si Kristo para sa atin. Pwede ba tayong mamatay din sa ating sarili? Meron akong kaibigang church elder, Seventh-day Adventist po siya. Galit na galit siya. Dati-dati magalitin talaga siya. Pikon. Nung siya hindi pa Seventh-day Adventist. Nung siya Adventist na, ay church elder pa naman, first elder siya napili, wala pang tatlong buwan. Talagang gusto na niyang lumaban. Gusto niyang makipagsuntok, susuntokin yung tao. Sabi, ay nako! Salamat na lang at naging Kristiyano ako. At salamat na lang naging church elder ako. Kasi kung hindi pa, pinatulan na kita. Meron din pong birong minsan iba. Bakit ka nanuntok? Sabi niya, ang nabinyagan kasi, yung katawan ko lang, nakaangat kasi itong kanang kamay, hindi ito nakasama sa binyagan. Kaya, kasama pa ito sa suntukan. Mga kapatid, sa totoo lang, maraming mga tao sa ating panahon, at ako saksi ko niyan, isang lalaki, dati-dati po, mga kapatid, lasinggo, tuba pa nung araw. Alam niyo kung ano nangyari? Nung dumaan sa araw Sabado, tinawag siya, pre, lapit muna sandali. Nung lumapit, inom ka muna. Ayaw niya, mga kapatid, uminom ng tuba. Alam niyo kung ano nangyari? Wow, binuho sa kanya isang baso. Ngumiti lang siya. Pero nung araw, pinagbubugbog niya kaya yon. Pero alam niyo nangyari? Noong nangyari, mga kapatid, na ito pong tinatawag nating binuhusan, ay, binuhos pa sa kanya isang container na tuba. So ang ginawa niya, kinuha niya isang container para ipaligo niya. Ay, tama na yan! Huwag mo na ibuhos! Sayang na yung isang container! Mga kapatid, ikaw at ako, dati-dati gusto natin yung mga yon, but after all, we don't like it anymore. A second important aspect of the Christian newness and growth is death to the old self. Yung tinatawag na old self, dating pagkatao at bagong pagkatao, ikaw at ako, mga kapatid, nararapat lamang na magpapatuloy sa tinatawag po natin paglilingkod sa Diyos na mayroong katapatan at kabanalan. Now, living a new life. Paano ikaw at ako mabuhay at mamuhay sa bagong buhay? O, sandali ha, atin mo na itong... Okay, ito, living a new life. Ito, mga kapatid, a living a new life, a third aspect of growing in Christ is living the new life. Meron tayong buhay. Oh, what's wrong with this? Bakit tumatakbo ng mabilis? Sorry. Okay. A living a new life. Free grace does not mean cheap grace. Alam nyo, mga kapatid, may mga cheap, very cheap na mga grace eh. Ano yung cheap na grace, mga kapatid? Ito kasing sabi ng iba. Once saved, always saved. Kung loko-loko ka noon, tinanggap mo ang Panginoon ngayon, kahit magluloko ka, okay na. Bakit? Saved ka na by grace.
ito yung walang kwintang saved by grace. Very cheap na klase. Kaya nga ang iba, pagkatapos mga kapatid na tagapaglabag ng kautusan, magnanakaw, kriminal, pagkatapos na binyagan, nagbago kay Kristo, then hindi na naman tutupad sa kautusan ng Diyos, tapos meron pang mga preacher magsasabi, wala ng kautusan, edi parang binalik na rin ninyo ang tao doon sa luma niyang pagkatao. Dati na nga siyang magnanakaw, dati na nga siyang makasalanan, nilabag na nga niyang araw Sabat, nilabag pa niyang ibang mga kautusan, tapos magtuturo kayo walang kautusan. Paano niyo masabi na ang tao may kasalanan, ang tao ay makasalanan, habang mga kapatid, ay! Inaalis ang kautusan. Sabi ko nga sa inyo dito sa Puerto Princesa, sa Palingki, sa Old Palingki, mga kapatid, may nagsermon. Sabi niya, magsisi na kayo. Pinuntahan ko. Sabi ko, Brad, ano bang dapat namin pagsisihan? Ang inyong mga kasalanan, ang mga kasalanan. Ngayon, tanong ko sa iyo, bakit ako nakasala? Ito sapagkat may nilabag ba akong kautusan o wala akong nilabag ng kautusan? Ano bang kasalanan? Ang pagsunod sa kautusan ng Diyos o ang paglabag sa kautusan ng Diyos? Alam niyo, pati di siya makasagot eh. Sabi niya lang, sabarista ka ba? Paano mo masabihan ang taong magsisi ka kung walang kasalanan? Paano mo rin masabing may kasalanan siya kung wala siyang ginawang kasalanan? Kung may ginawang kang kasalanan, may nilabag ka. Ano yung nilabag mo? Kautusan! Kung sabihin mo walang kautusan, paano siya makapagsabing nakalabag? Eh, wala kang sinabing may kautusan. Paano mo masabi na ang tao makasalanan habang wala siyang salang ginawa? Pero hindi mo pwedeng mapagkaila, guilty ka of sinning. Ayaw mo lang talagang ituro ang kautusan. Yung mga taong nagsasabing, ligtas na sa biyaya, totoo yan. Pero ligtas na sa biyaya, ayaw pang sumunod sa Diyos, hindi po totoo yan. At yung mga taong nagsasabing, ligtas na tayo sa pananampalataya, totoo yan. Pero pananampalataya mong di masunurin sa Diyos, yan ang pananampalatayang baog. Yan yung pananampalatayang patay. Yan yung pananampalatayang walang kabuluhan. Yang sabi ko sa inyo, ligtas sa biyaya, pero pagkatapos, suwail pa rin sa Panginoon. Very cheap ang grace na yan. We're saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. He left the splendor of heaven. He came down into this earth. He knows na ang mga tao hindi tatanggap sa kanya at siya'y papatayin. Pagkatapos nung tinanggap mo siya at naging bago ka na, lalabag ka uli? No! Mary was told by Jesus, Mary, go and sin no more. Huwag mo nang balikan ang iyong dating buhay. Have a living, holy life in Jesus Christ. Kaya hindi totoo, mga kapatid, yung ganong kaisipan. Sabi po ng quote ni Bonhoeffer, sabi niya, cheap grace is the preaching of forgiveness without requiring repentance. Kita mo yan? Nangangaral ka ng biyaya at pagpapatawad, pero hindi mo man lang ni-require ang tao na manumbalik at bumaliktad sa kanyang kasalanan. It's just like baptism without church discipline. Saan ka makakita ng church na wala pong church discipline? Meron yan. Communion without confession. Paano ka magkaroon ng communion, hindi mo lang na-confess ang kasalanan mo? Absolution without personal confession. Paano sa mapawalang sala, kapatid, na hindi mo lang nag-confess ng kanyang kasalanan? Ang tawag natin yan ay very cheap na klaseng biyaya. Bakit? Once na ikaw ay makasalanan, nabinyagan, bumalik ka pa rin sa paging makasalanan sapagkat nilabag mo pa rin ang kautusan. Cheap grace is a grace without discipleship. That is not good. So, dito tayo. Dead to sin, alive to God. Sa aklat ng Roma 6 talatang 1, ito pong sabi, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay mapanagana? Ito po, mga kapatid, ang maling kaisipan ng iba. Palibasay tayo naligtas na sa pamagitan ng biyaya sa kasalanan, babalik pa ba tayo sa dati nating buhay? Kapatid, hindi na po pwede. Hindi na po pwede. Kaya kung dati-dati ikaw ay tagalapaglabag sa kautusan, ngayon hindi na. Verse 2, huwag na huwag mangyari, sabi ni Apostol Pablo, tayong mga patay na sa pagkakasala, paano na tayong mabubuhay pa riyan? Dead to sin, alive to God. Hindi na pwede yun. Tres. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? 4. Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay nabuhay na magmuli
sa mga patay sa pamagitan ng kalulatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Pag sinabing panibagong buhay, kapatid, ito'y malayo at napakalayo, milya-milya, thousands of miles ang distance sa pagbalik sa dating buhay. Okay? Kaya nga yung awit na inawit ko sa inyo noong araw ako ay mahilig sa comics, Pinoy classic at marami pang iba, nang si Kristo'y makilala, ngayon ay Bible ang binabasa. Noong araw, ako'y lasinggo, alaksugal at sigarilyo. Nang Jesus ay makilala, ngayon ay good boy na talaga. In short, di mo na binalikan ang dati mong buhay. Yan yung tinatawag nating nabago kay Kristo. Hallmark of growing in Christ. Ano ba ang mga tanawin? Ano ba ang mga palatandaan? Ano ba ang pagkakilanlan na ikaw, mga kapatid, ay lumago nga kay Kristo? Number one, a life of spirit. Ako, marami ako nakitang ganito. Dati-rati, hindi nagmamano. Ngayon, nagmamano na. Dati-rati, hindi magalangin. Ngayon, magalangin na. Dati-rati, masamang tao. Ngayon, mabuti na. At lagi na po siyang masaya. Kahit sa isang araw, minsan lang siya nakakakain, masaya siya. Ang kanyang buhay, dating addict. Ngayon, kapatid, siya po'y addict na sa salita ng Diyos at nagsishare. So, a life of spirit. Ito yung sinabi ng Panginoon kay Nicodemo. Nicodemo, you must be born again. Hindi yung born again na karatulan ng simbahan, ha? This is a life experience. Number two, without the regenerating power of the Holy Spirit, ikaw at ako, mga kapatid, ay hindi makapagpapatuloy sa bagong buhay sapagkat ang Holy Spirit ang nag-guide sa atin. Ang Holy Spirit sa atin nagbibigay ng buhay at nagpapakita kung anong laman, kahulugan, at ano ang salita ng Diyos, Biblia, sa ating buhay. So, pagka ikaw na kay Kristo, nasa iyo ang Santong Espiritu. Pagka ikaw ay nandyan kay Kristo, tinutulungan ka, mga kapatid, to bring yourself into conviction of sin, righteousness, and judgment. In short, ang kasalanan, kamuhian mo na talaga. Ngunit ang righteousness, ang kabanalan, ito'y mamahalin mo at yayakapin mo ang hustisya ng dakilang Diyos. At di lang po yan, mga kapatid. It is the transforming power and presence of Spirit in our lives. Marami akong nakitang taong ganyan, mga kapatid. Ito ha, totoo itong nangyaring karanasan. Hindi ko lang banggitin kung sinong pastor. Isang gabi noon, ang pastor ay nag-crusade siya, nangangaral, pangmadlang pangangaral. Mayroon pong isang lasing na nakikinig gabi-gabi tulad din ng kwento ko nung una. At ang pastor ay nananawagan ng bautismo. Walang lumapit. Ang sabi ng lasing, kung ayaw ninyo, ay di ako. Alam nyo nangyari? Ang nangyari, mahal kong mga kapatid, ay ito. Ayaw siyang binyagan ng pastor. Pero ang taong ito nag-insist talaga. Sabi niya, pastor, kahit palayasin pa ninyo ako, babalik ako kung di niyo ako binyagan. Sa madalit sabi, nakukulitan siguro ang pastor, siya po mga kapatid ay bininyagan. Inilubog na lang agad. Ha? Kita yung, nilubog, hindi na ipinag-pray. Naku, mga kapatid, 6 years after, sa Mountain View College, Bukidnon, nagkaroon ng Layman's Congress. Nagkaroon ng sama-samang pagpupulong ang mga membro ng iglesia, lalo tigit ang mga elders. At kanyang nasalubong yung pastor na nagbinyag sa kanya. Sabi niya, pastor, kumusta na po kayo? Sabi niya, mabuti naman. Natandaan mo ba ako, pastor? Brother, sorry ha. Di kita matandaan eh. Pastor naman, 6 years ago, ako po yung bininyagan yung lasing. Ang ginawa niyo sa akin, inilublob na lang ninyo ako agad, hindi man lang niyo ako pinag-pray. Sabi ng pastor, ha? Ginawa ko yun? Naku, brother, sorry po. Sorry, pwede naman nating ulitin yung bautismo mo, sabi noong tao. Wag na po, pastor. Bakit? Eh, effective naman yung bautismo. Sa katotohanan nga yan, ako ngayon ay delegado dito, ako ang head of first elder ng aming church. Kapatid,
Mga kaibigan, ang taong ito, nung tinanggap niyang bautismo sa puso niya, hindi lamang sa prayer ng pastor, talagang pinaninindigan niya, ito ay lalang at gawa ng Santong Espiritu sa buhay ng tao. Hindi lang po yon. Ikaw at ako, mga kapatid, will abide in Jesus, will abide in the Father, will abide in the Holy Spirit. Sinong pwedeng makapagtatanggal sa iyo sa kamay ng Diyos sa pagkahawak sa iyo? Ang Santong Espiritu na bubuhay sa atin, sa ang ating mga gawa, it shows. Ang sabi nga, action speaks louder than words. Ang ating mga panalita, ang ating mga kilos, ang ating mga gawa, dati-rati kay adik, ngayon hindi na. Dati-rati ka isang tao na kriminal, ngayon hindi na. Isang kaibigan ko, kaklase ko sa Mount Evie College, mga kapatid, dati-rati isang adik. Nako, naging roommate ko pa. Alas 12 ng gabi, may hawak kutsilyo. Adik ha, pero gustong magpastor. At nung sinabinyagan, sabi niya, punta ko sa Mount Evie College, magpapastor ako. Hating gabi, mga kapatid. Hawak-hawak niya yung kutsilyo. Tapos yung kutsilyo, mga kapatid, hating gabi ha, tulog kami. I-spin niya ng ganun. Lahat kami gising. Hindi ko lubos maisip. Lahat kami puyat. Bakit hindi ka ba naman mapupuyat? Baka kung ano pang mapasok sa utak ng taong adik na to. Mga kapatid, ang taong ito ay nakagraduate, ngunit bago sa gumraduate, siya po'y nagsermon. At ang kanya pong sermon, Jesus set me free. Mayroong isang box, sa loob ng karton na yon, mayroon palang ibong kalapati, puti at itim. Ang nangyari, mga kapatid, kinuha niya ang tinatawag nating kalapating itim. Kanyang pinalaya, lumipad. Sabi niya, ako yan noon. Pinalabas niya ang kalapating puti ikalawa. Sabi niya, ako yan ngayon. At siya, mga kapatid, ay nakagraduate sa pagkapastor at very successful siya sa kanyang ministry sa Panginoon. That is the hallmarks of in Christ Jesus. Ang buhay mo at ang buhay ko, mga kapatid, is a kind of life that full of love. Ating ibalik muna sandali. A life of love and unity. Dito natin makita ang Christian life is a life of unity, a life of reconciling to God. Alam nyo, mga kapatid, tayo, pagka pumunta sa simbahan, pinagpala tayo ng Diyos. Bawat lohod natin, humingi tayo ng tawad. Pero bawat luhod ng taong humingi sa atin ng tawad, hindi talaga mapapatawad. May isang taong nagsermon sa simbahan, sabi niya, tayo magmahalan! Sabi nung misis niya sa likod, magmahalan. Magpatawad sa isa't isa, patawad. At kailangan nating magtulungan, magtulungan. Basta kung ano sinabi ng mister, inuulit-ulit niya, bakit po hindi konbinsido ang babae? Ang lalaking ito nung bumaba, siya'y kumumusta, siya'y nangumusta, at nakumustahan niya yung 15 years niyang kaway. Sabi niya, ikaw ba nakinig sa sermon ko? Opo, brother. Buhat nung umpisa? Opo, brother. Salamat sa sermon mo, brother. Matagal mo na pala akong pinatawad. Kinamayan niya, sabi niya, sige, kamayan kita ngayon. Huwag ka na magpakita uli ha, baka makalimot ako sa sarili ko. Paano mo masabing meron kang a new life in Christ na ikaw mismo hindi nga makapagpatawad sa iba? Anong kapangyarihan ng Diyos na ikay mapatawad habang ikaw nga mismo hindi marunong magpatawad? Ang sabi ng Biblia, ang hindi makapagpapatawad ay huwag kang umasang patatawarin ka ng Diyos, sapagkat sa sukat na iyong pinanukat, ikay susukatin ni ng Diyos. Anong sarap magpatawad sa isang taong hindi nga marunong din magpatawad? Nalalaman niyo ba yung kwento, mga kapatid, ng Biblia? Isang tao may utang, sabi natin 10,000 denari, humiyak o tumingin ng tulong at nagmakaawa sa hari. Pinatawad, at nung siya umuwi, may nakautang sa kanya, kanyang nakita, 100 denari lang, denari o denaryo. Alam niyo nangyari, mga kapatid? Sinakal niya, kinalagkad niya, dinala sa bilangguan. Hindi kita palalabasin dyan hanggat mabayaran mo. Paano mo mabayad, makabayad eh? Nasa bilangguan na nga. Nakita ng ibang mga alagad at isinumbong. Ang lalaking itong masama na sana'y pinatawad naman, kinuha kung anong meron sa kanya,
kinuha kung anong meron pa talaga sa kanya, siya'y tinalian at itinapon sa kadilim-diliman. Kapatid, ang buhay at ang buhay ko, dapat tayo ay nagiging instrumento na ma-reconcile natin ang isa't isa. Reconciliation. Ang kasalanan ang siya pong nagpapahiwalay sa atin sa Diyos, ngunit ang dugo na tumubos sa atin buhat sa kasalanan, tayo mga kapatid ay tinubos buhat dito. Dahil dito, ang inyo't akin ng attitude, pagdating sa ethnic discrimination, ikaw Ilocano ka, Cebuano ka, Cebuano ka, Ilunggo ka, Kuyunin ka, Waray ka, Tagalog ka, ikaw Tagalog ka, Batanginyo ka, ayaw ko sa Batanginyo, ayaw ko rin sa Cavitinho, ayaw ko rin sa mga taga ganito. Kapatid, mawawala po yan pagka ikaw ay nasa Panginoon. Yung about gender discrimination, maaalis din po yan. Yung nationalities, pagka Amerikano, taas ang tingin mo. Pagka mga European, taas ang tingin mo. Pagka tingin mo sa iyong kapitbahay, ang baba ng tingin mo. No! Hindi na dapat yun. Pagtingin mo sa balat ng isa, wow, kayo manggi, puti. Ito naman, mas puti. Wow, gustong gusto ko yun. Halos na lang, ikay mamaligo ng Clorox kasi gusto mong baguhin ang iyong kulay. Mawawala ng ganong klaseng damdamin. At kung ano mang strata meron tayo sa buhay. Kapatid, ang unity, life of love and unity, mangyayari yan sa mga taong binago ng gospel ng dakilang Diyos. Ang kasalanan, after all, hindi na problema. Out of this reconciliation is born a new community. Ikaw at ako ay nabago na diyan sa ating Panginoon. Food is a basic essential for growth. Ano ang dapat gawin? Ha? Ito ha? Ano ang dapat gawin ng isang tao na nabago at nagbago na at bago diyan kay Kristo? Pagkain kailangan. Kanina mga kapatid, alas 7, ang akin pong sermon is about spiritual dryness, about spiritual drought, about spiritual bankruptcy, about spiritual blindness, kung paano ito nangyari sa lumat labas ng ating iglesia at gaano ito katotoo sa ating pagkatao. Mga kapatid at mga kaibigan, sabi ko, ito ang mga palatandaan ng spiritual blindness. Ito yung spiritual drought. Ito yung spiritual dryness na tinatawag ng Biblia. Ang isang tao, mga kapatid, pagka hindi po pinakakain ng katawan, magiging payatot ka, magiging dry ang skin mo, hanggang ikay papayat ng gusto, hanggang mamamatay. Same story with our spiritual realm, our spiritual power, our spiritual situation, and our spiritual physique. Ikaw at ako, mga kapatid, kailangan po ng food that is essential for growth. Ganon din po ang ating buhay Kristiyano. Dapat nagbabasa tayo ng Biblia. Saan tayo makakakita na may taong lumalago na hindi po kumakain? Walang ganon, mga kapatid. But where do we find our spiritual food? Dito lang. Ito kasi ang spiritual na binigay ng Diyos. Ito yung spiritual food natin, ang Biblia. Then, nowhere is the importance of God's word for a spiritual life as clearly thought as in the words of Jesus himself. He said, I am the bread of life. Kung ating makita, mga kapatid, kailangan din po natin that Jesus provides a perfect example of how he used the word to face Satan. Bakit? Paano niya nagapi si Satanas? Salita ng Diyos. Anong sabi ni Satanas? Nasusulat. Kung ikay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Sumagot si Jesus. Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Gamit ng numbers ko ni Satanas. Nasusulat. Ikay ingatan ng kanyang mga anghel na huwag kang matalis o di isa sa iyong mga paa. Anong sagot ng Panginoon Kristo? Nasusulat. Sagot din siya na nasusulat. Lumuhod ka sa akin. Ibigay ko itong lahat. Anong sagot ni Kristo? Nasusulat. Talagang lagi siyang binabalikan ni Kristo Jesus ng ating Panginoon sa Bible. Kapatid, kailangan natin ang Bible study. Kailangan natin ang Bible prayer. We can do Bible study alone, meditation, personal, pwedeng dalawa, tatluan, maramihan. Kung maramihan, mas masaya, mas marami kang matutunan. Satan demanded of Christ a miracle as a sign of his divinity. Gawin mong tinapay ang batong ito. But si Satanas, hindi pinatulan ni Jesus. Once na pinatulan ni Jesus, mga kapatid, at kanya pong ginawang tinapay ang bato, in short, sunod-sunuran lang siya sa salita ni Satanas. Sumusunod siya sa sinasabi ni Satanas. Ito, mga kapatid, ay pakikinig at pagsunod kay Satanas. By doing that, Jesus Christ, the second Adam, hindi mananagumpay.
a life of prayer. Ang ating mga buhay dapat po puno ng dalangin. Madalanginin tayo. Number two, ang inyo at aking buhay ay lagi pong nakikipag-ugnay sa Panginoon. Again, prayer. Prayer is the key of heaven. Prayer is the key of heaven to open the windows of heaven. Prayer is a way of communicating to God. Prayer is a way of talking to God. Prayer is a way of having close relationship to God. Ang isang mag-asawa or mag-ama, kaibigan, kung hindi nag-uusap, aba hiwala na rin communication yan. But when we pray to God, we are communicating God. Prayer is speaking with God. Ang kagandahan, mga kapatid, pagkatayo na nalangin, kahit isang oras pa, ang Diyos, kapatid, hindi man didisturbo sa'yo. Gusto niyang makinig sa'yo. Ano? Gustong-gusto niyang makinig. Ito nakikita ko to sa mga nanay. Lalo na pagka ang mga anak po ay natuto ng magsalita panandahan, ang mga nanay, dapat turuan sana, hindi lang nanay, may tatay din ganoon, turuan sana ang kanilang mga anak na magsalita ng tama, sabi na, ma-ma-ma-ma-ma, pa-pa-pa-pa-pa-pa, tapos, wi-wi-wi-wi, ka-pu-pu-pu-pu ka. Bakit? Ginagaya mo ang bata kasi masaya ka. Masaya kang gumagawa ng ganoon. Sapagkat ang bata, nakikipag-usap, kung titingin sa'yo, inosente talaga. Kung titingin sa'yo, talagang walang kamalay-malay. Mahal kong mga kapatid, alam nyo, tuwang-tuwa tayong makinig pagka ang ating mga anak ay nakapagbanggit ng unang salita at nakapag-step ng unang step. Ganon din ang Panginoon. Tuwang-tuwa siyang makinig sa iyong prayer. Ang problema lang natin, pagka ang Diyos na magsasalita sa simbahan sa pamamagitan ng sermon, habang may nagsisermon sa salita ng Panginoon, ikaw naman nagsisermon ka rin sa katabi mo, nakikipagkwentuhan ka rin, kung hindi man, busy ka doon sa iyong cellphone, Facebook ng Facebook, kaysa loob ng simbahan. Ito ang problema. Ang iba ayaw na magdala ng Biblia, ang dadalhin kapatid cellphone na, tandaan ninyo, walang holy cellphone, pero may ibinigay na holy Bible. Kung gusto niyo magdala ng cellphone at sa cellphone mayroon ng Bible, huwag niyo rin kalimutan dalahin ang salita ng Panginoon. May napuses mga kapatid sa Cebu, at nung napuses mga kapatid sa Cebu City yung isang babae, ipinatong ang cellphone mga kapatid sa dibdib, ibinato patuloy ng inalian ng masamang espiritu sa ulo ng babaeng may-ari. Ikaw at ako ay narapat pong makipag-usap sa Panginoon. Di lang po yun. Ikaw at ako, mga kapatid, ay pagka nakipag-usap sa Panginoon, we need to deny ourselves. At ikaw at ako, mga kapatid, kung magpapatuloy manalangin sa Panginoon, mananagumpay tayo laban sa kasalanan. Di lang po yun. A life of fruit bearing. Ibig sabihin, ikaw at ako ay magbubunga. Kung ako iniligtas ng Panginoon, dinangap ko ang kaligtasan walang bayad, sasabihin ko rin sa iba, magiging masaya din ako, magiging matuparin ako sa sinabi ni Kristo, go and preach the gospel, tumutulong ako. I cannot content myself, my friend, na just put myself into a silent situation. But I cannot say yes to that, but I need to go and share the word of salvation for the salvation of people. What I need to do is share the salvation to others. Ikaw at ako, mga kapatid, sa pamamagitan ng salvation by grace, ito po ay aking ipaliwanag ng konti. Ang salvation by grace, ito po malimit misunderstood by other people. Anong ibig sabihin ng salvation by grace? Sabi ko nga, ang biyaya ay ang pagmahal sa taong di ka mahal-mahal. Pagpapatawad sa taong di dapat patawarin. Ang taong biniyayaan, biniyayaan di dapat bigyan ng biyaya. Ito yung taong walang kwinta, walang wala talaga. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao, ang Kristo naging pulubok para sa atin. Ang Kristong buhay namatay para sa atin. Ang Kristong walang sakit, nagkasakit dahil sa atin. Ang Kristong walang danasin, dapat na pasakit, naging pasakit tayo sa Kanya. Ito'y sapagkat tinubos Kanya. Kailan po ang iba? Saan pa yung tinubos? Nagiging tagapaglabag pa rin sa kautusan ng Diyos. Dapat sana masunurin na tayo. Dito natin makita na ikay naligtas freely. At sa pananampalataya, ipagkaloob mo rin po itong Panginoong Jesucristo at ang karunungan patungkol sa Kanya, mga kapatid, at maging masunurin na sa Kanyang kautusan. To obey the law of God, it doesn't mean, mga kapatid, na legalistic ang tao. Hindi legalistic yan. Sinunod ko ang Sabado. Masyadong legalista. Huwag kang sumama sa disdiyusan. Masyadong legalista. No. Hindi ang legalista. Ang tawag niyan, obedient. You have that power of obedience to obey the law of God. Hindi ang legalist. Yan ang kailangan mo at kailangan ko. A life of spiritual warfare. Ang inyo at ang aking buhay ay merong pakikidigma
laban kay Satanas. At dapat kailangan mo at kailangan kong isuot ang spiritual armor of God. Ang ating pong panangga, kalasag, helmet ng katotohanan, pamigkis, ating espada, panyapak, na kung ating tingnan, kailangan ng isang sundalo yan. Ikaw at ako, nararapat lang gawin. Because in our life, there is spiritual warfare. Merong pakikipag-away. But the Lord promised that the Holy Spirit, the Vicar of Jesus Christ, will come and He is now in here and He blessed people, you and me, to the truth na ikay mananagumpay sa spiritual warfare na to. In the name of Jesus. Ako mapatid, marami na po ako naging karanasan ng mga devil possessed. I'm not saying na ako po ay mabuti at mabait na tao. I'm a sinner. Pero nung lumuhod kami at nagpray, doon ko nakita mga kapatid na ang kaaway ay lumalayo, lumalayas talaga. In the name of the Lord. Dito natin makita, mahal kong mga kapatid, sa ating spiritual warfare, na hindi tayo nakipaglaban-laban sa dugo at laman, kundi against the principalities under the works of the devil and the darkness, the forces of darkness. Yan ang ating pakatandaan. Ikaw at ako, ayon sa Biblia, mga kapatid, ay hindi talaga tayo patatawarin. Gusto niya tayong patayin katulad ni Kristo. Pero hindi siya na nagumpay sa bayan ng Diyos. Sa ating spiritual warfare, mahal kong mga kapatid, ikaw at ako sa ating pong paglalakbay Kristiyano, tandaan natin to ha, sa ating paglalakbay Kristiyano, hindi pinangako ng Diyos lahat mabuti. Hindi rin pinangako ng Diyos ang ating lakbay na smooth na lamang. Pero ang ipinangako niya, safe ang ating pagkarating sa harbor of salvation sapagkat ang ating pong nagdadala ng ating barko ng kaligtasan, ang ating pong kapitan ng barko is our Lord Jesus Christ. Marami kasi nagbaslide, sabi agad, saan pa yung naglilingkod ako sa Diyos? Nagkahirap-hirap kami. Kapatid, huwag kang maglingkod sa Diyos. Si Satanas magbigay sa iyo ng napakaraming pabor. Sa palagay mo, tukso ni Satanas at i-discourage niya ang kanyang mga anak? Sa palagay mo, gusto ni Satanas ma-discourage at mag-backslide ang kanyang mga anak at kagrupo niya? No! Bibigyan niya pa yan ng allowance. The moment na ikaw ay lagi na lang kasaganaan at walang kapagsubok-subok sa iyong buhay, dapat kang magtanong kung ikaw ba'y nasa Panginoon. O baka wala ka sa Panginoon. Sapagkat wala pong servant na mas magaling at higit pa sa kanyang master. Kung ang Kristo'y naghirap, paano pa kaya tayong mga taong dapat ding maghirap? A life of worship, witness, and hope. Anong punto, mga kapatid? Ikaw at ako, sama-sama tayong sasamba sa Panginoon. Sama-sama tayong magsalita ng kaligtasan. Sama-sama tayong magsalita tungkol sa pagliligtas ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo, kapatid, ang nakakalungkot lang talaga pagka tayo minsan nakabisita sa bahay ng may bahay ng kapatid, ang pinag-uusapan, kapatid, hindi ang salita ng Diyos, hindi ang kabutihan ng Diyos, hindi ang pag-ibig ng Diyos. Ang pinag-uusapan, ang kapitbahay. Ano bang update ngayon? Bibig ng tao, laging COVID, COVID, COVID. At hindi na nasasabing, salamat sa Diyos, iniligtas tayo buhat sa COVID. Lagi na lang pinag-uusapan ang kapitbahay at maling mga gawa nito. Sayang mga kapatid, pag pumasok tayo sa bahay, ang pinagkukwentuhan, bago ang aking 45 inches, ang aking television, ang aking refrigerator, bago yan. No frost, ang aking ganito, at iba pang accomplishment ng buhay. Kapatid, ano kaya kung baguhin natin? Pagka may dumalaw, opo, kung may sadya, bakit hindi kausapin ng maayos ayon sa kanyang sadya? Pero huwag umalis na hindi mo malang maipag-pray o dili ba kaya'y hindi mo man lang, mga kapatid, na i-share ang kabutihan ng Panginoon sa kanya kahit sa madali at maiksi man lamang na panahon at pagkakataon. That is a life of worship, witness, and hope in Jesus Christ. Ikaw at ako ay magiging mabuting halimbawa sa maraming tao. Kapatid at kaibigan, yan po ang ating topiko, growing in Christ. Ikaw ay bago ng nilalang. Sa pananalita, kilos at gawa, mag-isip ka at makipag-transact, ikaw mga kapatid ay kaiba noong araw na ikaw ay isang taong hindi pa nasa Panginoon. Ikaw at ako ay dapat lamang magpatuloy kung ano ang Panginoon. Kapatid, tandaan ninyo, ang inyong buhay at ang aking buhay ay dapat huwag manatili sa dating buhay. Ang inyong buhay at ang aking buhay dapat po mga kapatid ay magiging bago na
Masabi ng mga tao, ang tao talagang ito ay talagang binago ang kanyang buhay. Mga kapatid ko at mga kaibigan, mga mahal kong mga kapatid dyan kay Kristo, hari nawa ang pagpapala ni Kristo ang sumainyo na sa ating buhay na binago, sa ating buhay na patay, na tayo binuhay at ang Kristo ang namatay para lang tayo'y mabuhay na maguli. Ikaw at ako ay dapat magpakasakit at bayan ng kasalanan. Ito'y tinubos niya at inangkin niyang lahat. Ano ang pwede nating magawa para sa ating Panginoon? Bukas po ng gabi, ang ating pong topic ay The Remnant and Its Mission. The Remnant and Its Mission. Ang remnant na yan ay tumutukoy sa Church ng Panginoon at tumutukoy sa kung ano ang mission ng Church na ito. Kapatid at kaibigan, sa muli po, dadako tayo sa ating pong hardin ng pananalangin. At tandaan ninyo at tatandaan ko nating lahat, mahal kong mga kapatid, na dapat ikaw at ako sa tulong at biyaya po ng dakilang Diyos, tayo po ay mamumuhay sa kanyang dakilang biyaya. Sapagkat dahilan sa kanyang pag-ibig, ikaw at ako ay patuloy niyang pinagpapala. Tayo po ay mananalangin. Tayo po'y lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Dakila naming Panginoon, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa buhay at kalakasan. Salamat na ikay aming Panginoon at manlalalang ng aming mga hiram na buhay. Pinupuri namin kayo. Pinasasalamatan namin kayo. Sa muli tanggapin ang aming mga taos-pusong pasasalamat sa inyo, Ama. Sa inyo po aming hinihiling ang mga kapatid na kung saan sila ay humihiling, Panginoon, ng inyo pong pagpapala, ng inyong gabay, ng inyo pong dampulay, ng inyong mirakulo, ng inyong habag, nakahabagan sila, O Panginoon, sapagkat kahit ako, kanino ba kami pwedeng lumapit maliban lang sa aming Diyos na mahabagin at mapagmahal. Patawarin kami kung saan nagkulang ang nagkasala upang huwag kaming maging sagabal sa pagpapalang kahilingang hiling namin na inyo po, Panginoong, diringgin ang aming mga kahilingan. At dalangin ko, Panginoon, na ang biyaya ng Ama, biyaya niyo dakilang Ama, ang mararanasan ng mga taong ito. Ang pag-ibig at biyaya ay mararanasan buwat sa anak. Gabay kapangyarihan buwat ng Santong Espiritu ang matatamasa, matatanggap ng mga kapatid na mga sumasampalataya anupat lumalapit sa inyo. Salamat, Panginoon, sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin at pagtanggap sa lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Jesus is coming again program. Jesus is coming again program. Ay darating at di magluluwat sa darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is coming again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is coming again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. comes through the gate. Just heard the trumpet sounding.